Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Lunes, ikalabing tatlo ng buwan ng Setyembre. Paalala po sa inyong lahat, huwag niyong kalilimutan ang inyong pagsusot ng face shield at ng inyong mga kasi dalawa ho eh, mga face mask. Napapansin niyo ba si Presidente naka-double mask din? Yun ang gawin natin, double mask para mas ligtas po tayo. And of course, do not forget to wash your hands with soap and water when you're outside of your residence. At siguraduhin nyo lang po na kayo'y umiiwas ng 2 metro o 6 pie sa inyong mga kasalubong o makakatabi. Gaya nga ng sinabi ni Presidente noong Biyernes sa kanyang Tell the People regular televised address, kasama yung mga ilang piling cabinet members, na tayo po ay matutong mamuhay na naririyan ang coronavirus. Learn to live with it. Hindi ba matagal na natin yung sinasabi sa inyo? Simula't simula pa lang, sinabi na natin, do not be a hostage of this virus. We have to live with it and we have to adjust to it. It cannot forever chain us into fear or fright. Kailangan marunong tayo mamuhay na nariyan siya, nakaumang na panganib sa atin. Sabi nga po ni Presidente, just be careful kasi talagang marami na akong kilala na namatay. Sa probinsya ko, mga kababata ko, nauubos na. Kaya mag-ingat daw po tayo kasi yung mga kaibigan niya, mga kababata niya, isa-isang nalalagas. Hindi lang po siya. Palagay ko, bawat isa sa atin, ganun din po ang karanasan. Yung akin lang, di ba? Dami ko mga kaibigan namatay sa coronavirus. Nakakabigla. Although hindi na ang pagtataka. Sapagkat talaga kung tayo hindi maingat, talagang tatamaan tayo nito. Sabi po ni Presidente, kaya be careful, mag-ingat po tayo, sabi niya. This COVID is, yan ang binigay ng, I don't know if it's God, sabi niya. Hindi ko alam kung binigay ito sa atin ng Diyos. Yan ang binigay sa bawat henerasyon. Merong ganitong kalamidad o pandemya. Kaya nasa sa atin kung paano tayo mamumuhay na naririyan lang siya sa paligid. Sabagat mukhang matagalan ang pananatili nito. So learn to live with it. So matuto tayong mamuhay na naririyan yan. Ang ating pong pamahalaan ay magsasagawa ng mga bagong restriction sa pagbabawal sa Metro Manila mula sa September 16 para mapigilan natin ang pag-akyat pa ng coronavirus at madagdagan natin ang pagbubukas ng mga negosyo dito sa ating bansa. Yung pong IATF, pansamantala, pinayagan po nila, inapurubahan nila yung mga guidelines dun sa pilot implementation ng granular lockdowns dito sa Metro Manila. Madali sabi, meron po tayong mga test implementation para malaman natin how we will navigate through this new pandemic circumstance. Bago kasi meron tayong pandemic, pero bago because itong pagpasok ng Delta variant medyo na nagulantang tayo. Kaya as usual, ito na naman tayo. Nagbabalansin na naman.
Kaya ito pong pagbabago ng patakaran, either magpatupad tayo ng napakahigpit na ECQ o lockdown, o kaya naman, yung maluwag na lockdown, ang quarantine, pero merong apat na alert levels. At yung klasifikasyon po nitong mga pilot areas na ito at ang kanilang alert levels, eh, gagawin po natin ng linggo-linggo. Unless na otherwise specified. Samantala, ito pong bagong alert levels na sistema. Ipatutupad po ito ng Metro Manila. Pero ang tagumpay po nito ay nakabatay sa kung paano patutuparin ng local government units ang tinatawag na granular lockdowns. Yung pong 3Cs ang bagong klasifikasyon ng mga industriya, mga activities na papayagan na mag-operate sa ilalim ng bagong programa. Itong 3C, tatlong C, ito yung closed, crowded, at close contact industries, activities, or establishments. At yung pong operational capacity ng 3Cs, eh mababago ito, depende sa level, alert level ng isang lugar. Halimbawa, ang alert 4, yung activities ng 3C, hindi papayagan. Pag alert 3, yung tatlong activities ng tatlong C, yung close, crowded, and close contact industries, activities, or establishment, eh papayagan at 30%. Yun na pong alert 2, yung activities naman will be allowed at 50%. Yung alert 1, full capacity. Papayagan natin, pero meron pa rin konting public health standards. At sa ilalim po ng bagong programang ito, yun lang mga health and allied health professionals ang papayagan na otorisadong tao sa labas ng kanilang mga bahay na pwedeng lumabas. Yung pong outbound overseas Filipino workers, yung pupunta sa abroad ng mga OFWs. At yung mga bumabalik at nakumpleto na nila yung facility-based quarantine nila pagdating at lahat ng mga emergency situations ay papayagan ng pagkilos. Yung household within areas naman, under granular lockdown restrictions, o kaya yung mga pamilya in isolation, shall be provided assistance by the respective local government units and the Department of Social Welfare and Development. Meanwhile, yung pong DILG, sisiguraduhin na yung paggalaw ng mga bilihin, yung sa pagkain, lahat ng mga kailangan natin sa pang-araw-araw, mananatili po itong tuloy-tuloy ang paggalaw at pagpasok at paglabas sa isang lugar. At yung pong kanilang patutunguhan galing sa pinanggalingan ay hindi ho mapapasailalim sa granular lockdowns. O ano na naman itong pinasok? Ito naman si Senadora Risa. Basta lang makasaw-saw sa issue. Pakinggan daw. Yung panawagan daw ng LGUs na simple na quarantine application to avoid confusion in enforcement among the public. Talaga ko, Senador Risa, ikaw lang yata nalilito eh. Simpleng-simple lang naman ang mga levels, alert levels, quarantine, kung weather ngayon o noon. Simpleng-simple, pinaliliwanag naman yan eh.
Ikaw lang yata nalilito kasi hindi ka yata lumalabas niya sa bahay mo. Talagang madaling intindihin kasi simple lang naman ang pinapaliwanag ng mga nasa kapangyarihan, nasa mga LGUs. Hindi naman komplikado. Ano bang mahirap intindihin doon sa GCQ? Pero heightened restrictions. Ibig sabihin, maluwag pero merong mga aktibidades na pagbabawal. O yun namang modified ECQ. O mahigpit ang quarantine pero medyo may luluwagan. At di sinasabi naman kung ilang percent eh. So madalit sabi, kung nakikinig ka sa mga paliwanag ng nasa pamahalaan, ay hindi ka ho magkakamali. Yun lang mga ayaw makinig ang talagang hindi susunod. Ayaw makinig eh. At saka yung sinasabi ni Senadora, kailangan daw ayusin natin yung testing. Ano pa? And contract tracing. Eh, dati na nga ginagawa natin yun. O, sino naman tong? May nagpalabas niya sa bulletin, confusion reigns. Palagay ko, kung sino ka man. Nag-sumulat ng artikulo niya sa Manila Bulletin. Eh, ikaw yata ang nalilito. Ang confusion ay nasa iyo. Kung ano-ano pang mga sinasabi nito, naggagaling-galingan, hindi naman magaling. Eh, mga simple lang naman ang mga paliwanag niya. Kaysa na may dalawa tayong tenga, may isang bibig, may utak. Mario Josep, pwede ba? Mag-lockdown ka na lang. Manood ka na lang Netflix. Huwag ka nang makialam kung sino ka man na sumulat sa bulletin. Baka gusto mo lang, banggitin natin ang pangalan mo. Huwag na. Hindi naman humalang ang pinagsasabi nito. Samantala, alam niyo ba, ito pong Presidente Rodrigo Roa Duterte, pinirma na po yung bagong proclamation number 1218. Pinahabaan po nito, in-extend, yung kalakaran ng kalamidad, state of calamity, na dati na ako nadeklara ito, kaugnay nga dito sa pandemic. Nilagyan po ng isa pang taon yung state of calamity mula sa September 13, 2021 hanggang September 12, 2022. Unless, of course, earlier lifted or extended as circumstances may warrant. Ito ang deklarasyon nito. Bibigyan ng pagkakataon ng national government pati na itong mga LGUs ng malawak na pagkakataon upang ipatupad ang programa sa bakuna, gamitin yung mga pondong nilaan dito, kasama niyo yung Quick Response Fund para sa paghahanda kaugnay sa pagkalat ng COVID-19. Ganun din yung pagbantay, pagkontrol ng mga presyo ng pangunahing bilihin at mga pangunahing pangangailangan at magbigay ng pangunahing serbisyo doon sa mga apektadong populasyon. Yung pong extension ng state of calamity sa bansa, eh nirekomenda po ito ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa ilalim po ng Republic Act 10121 or Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010. Balikan po natin kayo makatapos ang ilang paalala.
Puntahan po natin itong bagong Modernization Act ng Bureau of Fire Protection. Pinirmahan po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang Republica Act 11589. Ito ay magpapalakas, magpapabago ng Bureau of Fire Protection. At doon po sa ginawang ceremonial signing o pagpipirma ng BFP Modernization Act on Friday, sinabi po ni Presidente na itong bagong batas tutulong sa pagpapalakas ng moral, ng efficiency, ng pagtugon, at ng professionalism ng mga personnel dyan sa Bureau of Fire Protection. Habang patuloy po nilang tinutugunan at isinasagawa ang kanilang mandato na iligtas ang buhay ng maraming tao sa panahon ng sunog. Ang Bureau of Fire Protection po ay naging instrumento ito sa tagumpay ng ating sama-samang hakbangin upang magbigay po tayo ng mga rescue and relief operations doon sa mga lugar na tinatamaan ng malaking sunog at mga kalamidad. Yan pong RA 11589 na sabi ni Presidente ay bibigyan ng Bureau of Fire Protection na magsagawa sila ng 10 taon na panahon ng pagbabago nila o pagmodernize upang ito'y gawin nila na maging moderna at maging pangdaigdigang institusyon. Ibig sabihin, world class. At ito po ay sabi ni Presidente Duterte ay magbibigay ng garantiya sa ating kaligtasan at magiging isang pinanggagalingan ng pride. It is my hope, sabi ni Presidente, that this milestone will further inspire the men and women of the BFP to hone their skills and expertise in areas of fire prevention and suppression, as well as emergency medical response and disaster preparedness and resilience. Sabi ni Presidente, ito raw ay magiging garantiya sa ating kaligtasan. At kanya raw pong inaasahan na itong batas ay lalo pang magbibigay ng inspirasyon sa mga naririyan sa Bureau of Fire Protection upang dagdagan pa nila at ayusin, palakasin, palawakin, pagalingin ang kanilang mga skills at kanilang expertise, yung kagalingan nila sa punto ng fire prevention and suppression, pati na yung sa emergency. At meron din nung pinapaliwanag si Presidente. Sabi niya, siya personal na pabor itong mga bombero natin sa bansa. Armasan natin. Kasi sabi niya, meron pangangailangan na mabigyan din ng proteksyon ng mga sarili nila doon sa mga agresibong mga galit na mga mamamayan sa panahon ng sunog. Kasi sabi niya, alam niyo, aywan ko kung ngayon umiikot, tayo umiikot at nakikita natin mga lugar dito sa Metro Manila, kahit na sa mga karatig probinsya, meron mga lugar talaga na yung mga bahay ay para mga sardinas. Pagkatapos, nako, yung kalsada nila ang kikitid. Talagang fire hazard. Walang madadaanan.
Kaya hirap na hirap itong mga bombero natin na pasukin. Pagkatapos, ang problema pa, sabi ni Presidente, pag may sunog, lahat ng tao gusto unahin yung kanilang lugar na nasusunog. At pag hindi mo inuna, nako, magagalit. At pag nagalit, nako, eh, kawawa naman mga bombero natin pag napaginitan. Sapagkat pag gumamit ng karahasan, ay papano naman? Buting-buti kung mura lang ang abutin mo, ay paano kung gagamitan ka ng dahas, gagamitan ka ng itak, o kaya gamitan ka ng baret, abay, kailangan may pananggalan, sabi ni Presidente, mga bombero natin. Pero sabi niya, hayaan ko na yung mga mambabatas yan. Sinasabi ko lang yung aking personal na posisyon dyan. Iniisip ko na bigyan, armasan. Hindi naman lahat. Yan lang mga nandun sa tumutugon sa tawag ng sunog. Pero sabi niya, hayaan ko na. Hayaan ko ng Kongreso dyan. Tayo susunod kung ano man ang gusto nila. Sabi ni Presidente, alam mo yung pag inarmasan mo yung mga bombero, pwede mong gamitin yan pagdating sa tawag ng pangangailangan ng ating bansa. Parang security force na rin yan. Pwede natin silang tawagin sa panahon ng emergency para tulungan ang ating mga law and order enforcements. Eh, kaya lang, sabi niya, alam mo, malungkot na aminin na dito sa ating bansa, ang simbolo ng otoridad ay yung barel. Kung wala ka, ang mga tao, pag hindi ka nakakita meron kang barel, hindi susunod. Kaya sabi niya, isa sa mga bagay sa modernization, kailangan kasali yun. Meanwhile, noong Biyernes, nailabas na naman yung issue ng PRC at ng COA. At nagbanta si Presidente na yung pamalaan eh ititigil niya yung mga transaksyon niya dyan sa Philippine Red Cross pag hindi ito nagsumite ng financial records para ma-audit. Sabi ni Presidente, susulatan niya ang PRC na buksan ang kanyang financial records for government audit. Mga darating na araw, susulatan ko ang COA at yung chairman na si Michael Aguinaldo. At alam ko naman, alam niya kung ano yung tungkulin niya. Na merong pera dyan sa Red Cross na pag-aari ng gobyerno na kailangan tingnan niya. At ito po ay sinasabi niya patungkol kay Senador Richard Gordon. Sabi niya, kung ayaw mo, o ibig sabihin, kung ayaw mo, Senator Gordon, mapipilitan akong totally na i-disassociate ang pamalaan sa'yo. Pipigilan ko ang national government na magkaroon ng transaksyon sa'yo sa kahit na anong aspeto. Wala akong pakialam. Hindi ako magbibigay ng pera sa'yo. As far as I'm concerned, Red Cross does not exist. When you can create a controversy there or a crisis, I do not mind because I said I'm on the right track. Either you submit an auditing procedure or we quarrel. Mag-submiti ka. Kung hindi, mag-aaway tayo. Kaugnay po rito, noong Biyernes, during the televised Tell the People meeting with the President and the Cabinet members, nagbigay po tayo ng opinion doon
At sinuporta natin ang posisyon ni Presidente. At tinukoy po natin yung Artikulo 9, Paragraph 9, Article 9, Paragraph D of the Constitution, na hindi lamang nagbibigay ng kapangyarihan kung hindi nagtatakda na isang tungkulin ng COAC, Commission on Audit, na i-audit, iripaso, tingnan, suriin ang mga hindi pag-aari ng gobyernong korporasyon o hindi kontroladong korporasyon, madalit sabi yung mga non-governmental organization or NGOs, pag ito ay regular na tumatanggap ng pondo o subsidy sa gobyerno. At sinabi natin, yung PRC, Philippine Red Cross, eh talaga namang isang NGO na pwedeng ipasailalim sa audit kasi regular po itong tumatanggap ng subsidy. Dahil under Republic Act, alam mo yun, 1,900, 700, 912, or 1,012. Anong Republic Act na nga ba yun? 172. Yung pong lumika doon sa charter ng Red Cross, nakalagay kasi doon na kailangan magsumiti ka ng accomplishment report at saka yung financial condition mo. So, ibig sabihin, tungkulin po ng Red Cross sa batas na magsumiti. Kaya nga sabi po natin, may problema dyan ng kung sino man ang namumuno sa Red Cross pag hindi sila nagsumiti. Sapagkat yan ang tinakda ng batas, Republic Act 172. Paano malalaman ng gobyerno kaugnay dun sa mga perang tinanggap nito? Eh, pera ng bayan yun. Eh, regular po itong tumatanggap ng pera sapagkat sa ilalim ng batas na yun, yung PCSO, yung Philippine Charity Sweepstakes Office, eh, kailangan silang magbigay ng isang lottery draw taon-taon. Maliban pa po doon sa lottery draws na para sa blood program ng Red Cross. So, madalit sabi, yung gobyerno nagbibigay sa Red Cross ng regular na subsidy or pondo upang magamit ito doon sa kanilang mga relief distributions, activities, at doon naman sa pangangailangan ng pagbibigay ng dugo sa mga nangangailangan. Kaya sinabi po natin, na yung Philippine Red Cross ay maaaring i-audit ng Commission on Audit sapagkat maliwanag ang saligang batas under Article 9, Paragraph D na yan, nagbibigay, gaya ng sinabi ko kanina, hindi lamang kapangyarihan kung hindi tungkulin duty na mag-audit ka ng non-governmental institutions na regular na tumatanggap ng pondo sa gobyerno. At kaugnay po rito, sinabi natin kasi may lumabas pong statement, sabi nga ni Presidente, hindi siya sigurado kung sinabi nga ito ni Michael Aguinaldo, yung chair ng COA, na sumasang-ayon daw siya kay Senador Gordon nung sinabi nito na walang karapatan ng COA na mag-audit sa amin. At ang sabi naman ni Michael Aguinaldo,
Tama raw si Senator Gordon. Eh, nabasa rin nun natin yun eh. Pero para maging fair tayo, noong Biyernes, o hindi, Sabado, noong Sabado ng hapon, tinawagan nun natin si Chairman ng Commission on Audit, Michael Aguinaldo. Kasi nakilala na natin to eh. Tinanong natin, o sabi ko, Mike, totoo ba na sinabi mo na ano? Na wala kang kapangyarihan yung COA na eksaminin yung pondo ng galing sa gobyerno na pinanggap ng non-governmental institution, particular na itong Red Cross. Sinabi mo ba na wala kang karapatan? Sabi niya, hindi naman yun ang sinabi ko, sir. Ang sinabi ko, hindi kami pwedeng mag-audit doon sa organisasyon. Pero pwede kami mag-audit kaugnay doon sa mga tinanggap ng PRC na pera ng gobyerno. O, eh, sabi ko, iba kasi lumabas eh. Sabi niya, sir, alam niyo naman ang media eh. Sinabi ko yun doon sa House hearing. Sabi ko, hindi mo ba sinabi sa Senate hearing? Sabi niya, hindi naman ako tinanong doon. O, yun naman pala, eh, klaro. So sabi ko, okay lang mo gagawin. Eh sabi niya, pag nakatanggap na raw siya ng sulat sa executive department at makita niya na yung mga pondo na tinanggap ng PRC, eh i-audit niya raw. O yun naman pala eh. Eh kasi hindi ba sabi ko, pag hindi niya ginawa yung kanyang tungkulin, eh pwede siyang i-demanda. Pwedeng i-demanda yung COA ng isang petition for mandamus kung saan uutusan siya ng hukuman na gawin mo yung trabaho mo. At pag hindi mo ginawa, eh baka ka madimanda pa ang dereliction of duty. Eh sabi naman ni Michael Aguinaldo, basta ho merong ano, gagawin ho natin at na ang posisyon niya raw eh, basta pagdating sa pera ng gobyerno na tinanggap ng PRC, eh, i-audit niya raw. Oh, so, klaro naman pala. Anyway, oh, so, I hope tapos na ho yung issue yan, ho. Huwag nang pagpilitan ng mga taong sumuporta doon sa posisyon na walang kapangyarihan ang COA, eh, sabi nga natin, hindi lang kapangyarihan. Meron kang kapangyarihan at yan ay tungkulin mo pa sa ilalim ng saligang batas. Tsaka alam nyo, dinesisyonan niya ng Korte Suprema. Ano sabi ng Korte Suprema doon sa kaso ng isang kaso, dinimanda ho si Gordon kasi sabi nung nagdimanda, wala raw siyang karapatan na maupo bilang chairman ng PRC sapagkat senador siya at merong provision sa constitution na yung mga senador hindi pwedeng umawak ng isa pang posisyon sa gobyerno. Eh, madalit sabi, ang feeling ng petitioner, yung PRC, eh parang ahensya ng gobyerno yun. Sabi ng Korte Suprema, hindi, pwede siyang maupo dyan sapagkat hindi naman ito ahensya ng gobyerno. Hindi ito korporasyon na kontrolado o hindi naman pag-aari ng gobyerno. Ito'y sui generis, kumbaga a class by its own. Kakaiba. Kaya sabi ng Korte Suprema, yan independent yan. Hindi yan isang korporasyon na pag-aari ng gobyerno o kontrolado ng gobyerno. Kaya pwede. O, sa isyong yung pwede. Pero merong sinasabi ang Korte Suprema dun sa kasong yun. Sabi ng Korte Suprema, case-to-case basis, depende. O, halimbawa, dun po sa Torres versus De Leon case, kung hindi tayo nagkakamala yun ng kaso. Sabi ng Korte Suprema dun,
Habang totoo, independent yan. At yan non-governmental organization. Pwedeng makialam ang Commission on Civil Service yan sapagkat sa isang kaso, yung Court of Appeals ni-reverse yung dismissal ng PRC sa isang empleyado nito. Umakyat ngayon sa Korte Suprema. At sabi ng Korte Suprema, habang totoo na ikaw ay independent at ikaw ay NGO, however, since ang issue rito ay pagpapatupad ng labor laws, papasok ka dyan, pwedeng pumasok ang Commission ng Civil Service. O, madalit sabi, tama nga yung sinasabi, case to case. O, kaya ito naman, ito, issue. Sapagkat may pera kang inawakan ng gobyerno, pwede ka rin pakialaman ng gobyerno. O, yun. Ganun lang ko kasimple yung kaso. Punta naman natin itong issue naman ng walang katapusan din ito eh. Hearing sila ng hearing. Ilang araw na kayo nag-hearing. Pero sabi ni Secretary Sarin Dominguez, ilang araw na ako nanonood. Wala namang nag-aakusa talaga ng may korupsyon. Ang naririnig natin, mga innuendo, yung mga espekulasyon. Kung mga nagtatanim, ang tao ang nag-iisip, siguro may korupsyon. Kasi nga, itinanim nila sa isipan. Pero yung sinasabi, nagnakaw ka, nag-overprice ka, di ba? Wala namang ganun eh. Kung mga grandstanding, sabi nga ni Presidente, in aid, not of legislation, but in aid of election, nung mga nagtatanong na kakandidato. Kaugnay po dito, sabi ni Presidente, pinagtanggol niya itong Farmally Pharmaceutical Corporation at yung dating Presidential Advisor on Economic Affairs. Sapagkat iniimbestigan ngayon ito tungkol dun sa di umano, overpriced, pandemic-related medical goods. Sabi niya, magre-resign ako, magbibitiw ako sa tungkulin pag napatunayan na merong katiwalian sa pagbili ng mga face mask, ng mga face shield, mga PPE yan. Sabi niya, ang Commission on Audit. Siya na mismo nagsabi na walang anomalya sa disbursement at delivery ng item. O ano pa ang gusto niyo maging illicit? Maging illegal? Ano ba talaga ang gusto niyo? Kung wala nagsabi, sabi ni Presidente, ang agenda ng Blue Ribbon Committee, motto proprio investigation. Itong mga senador, hanap ng technical and financial requirements ng Farmally. Wala akong pakialam niya, sabi niya. Sabagat yung Farmally, talaga namang korporasyon niya sa Singapore. At sabi niya, itong si Michael Yang, sinasabi niyong nagninegosyo, talaga magninegosyo yan kasi negosyante. Sabi niya, ano pa? Itong si Michael Yang, sa 20 taon na, negosyante yan talaga sa Davao. At minsan, ninutusan ko yan, nung ako'y na humanap ng mga contact sa China. Siyempre, may negosyo. Di sumali naman siya sa mga transaksyon. Sabi niya, negosyante, ano magagawa mo? Ang mahalaga, ito, aayunan ko si Presidente rito bilang kanyang abogado. At sinabi ko ito kasi Senador Bongo nung magkausap kami ng isang linggo. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam yung Farmally Corporation na yan na sinasabi nila. Bakit kinuha yan? Kukunti lang namang kapital. Sabi ko, hindi sa akin mahalaga yan eh. Ang mahalaga sa akin, sabi ko, nung pumasok ba yan? Nag-bidding ba yan? Illegal ba yung bidding o hindi? Nakuha ba nila ng maayos? At nung makuha nila ang bidding,
nagkaroon ng kontrata, na i-deliver ba nila yung kontrata? Iyon ang katanungan doon. Kung baga, nagkaroon ba ng irregularidad sa kontratang pinasukan nila o hindi? Dahil kung wala, di malinis ka ako. Yun din ang sinasabi ngayon ni Presidente. Sabi niya, ang maliwanag, may kontrata. Na-deliver ba? Kompleto ba lahat ng specifications? Yung quality, quantity, and all. Tapos nung mag-deliver, nagbayad ba ang Pilipinas? O sabi niya, kung malinis yung transaksyon, ano na? Kaya sabi niya, mga maldito lang. Ano ibig sabihin ng maldito, Kastila? Ibig sabihin ng maldito, mga pasaway. Dahil naglunsad sila ng investigasyon laban sa DOH, kesa yung pondo raw, hindi na ilalabas. At nung inilabas, overpriced pa daw. Una, sinabi nila, ilang bilyon ang hindi lumalabas doon sa pera. Bakit daw maraming perang hindi pa inilalabas ng DOH? Pero ang problema, sabi naman ni Presidente, ang problema sa inyo, pinapakialaman niyo kung paano siya magpapatakbo ng kanyang departamento. Kung hindi pa na ilalabas yun, ibig sabihin, hindi pa dapat na ilabas. Wala pang paglalabasan. Baka naman umorder, hindi pa na-deliver, ba't mo naman babayaran? Hindi ba? Yan ang problema sa kanila, yan ang sabi ni Presidente. Huwag kayo makikinig niya sa Kongreso. BS yan, sabi niya. Pag-istorbo lang yan. Yawa daw yung mga yan. Sabi ni Presidente pa, kinu-quote niya si Michael Aguinaldo doon sa hearing sa Senado. Yun ang komentaryo namin doon sa aming initial audit. Yun ang ginawa namin for purposes of inventory. Inventory management lang yan at hindi sa overpricing. Sabi naman ni Presidente, ba't naman kasi kayo nag-i-inventory, hindi pa tapos? O nga naman, hindi ba ang inventory sa mga negosyo, hindi ba nagkakaroon lang ng inventory at the end of the year? O mga matatapos na yung proyekto, yung duration, saka ka lang mag-i-inventory. Titignan mo na ngayon yung movement ng stocks mo, ano ba nangyari? Nabili ba? Ayaw ba naiwan? O tama ba? Yun ang inventory. Okay, sabi ni Presidente, tayo talaga. Talagang eleksyon, ginagamit nyo lang ito para tapunan ako ng putik. Maliwanag naman, sabi niya. Pinaliwanag ng mga cabinet members na involved sa pagbili. Noong Marso, Abril, Mayo, talagang wala pang supplier ng nag-iisa. Nag-iisa ang supplier ng PPE. At yung pong supplier, ang kanilang nililikha ng mga PPE for export, hindi for local. Kaya talagang walang supplier. Na pagbibili ka naman sa labas, hindi ka rin makukuha kasi kinontrol na ng mga tagalabas. Sila may mga pera. Binili na nila. In advance, bilihan na agad. Kaya tayo, nagkaroon lang tayo nung marami ng supply kasi tapos na sila. O kaya nung Hunyo, Hulyo, paakyat, meron akong mga local producers, manufacturers kasi sinabihan nung ng DTI, sabi niya, mag-ship na muna kayo. Kailangan natin ng mga PPE, ng mga garments, ng mga mask, ng mga face shield. Doon muna kayo mag-concentrate sa paggawa. Huwag na muna yung mga damit na pang-porma. O kaya nagkaroon tayo. Kaya bumabaho ang presyo. Kasi pag marami ho ang humihingi at nangangailangan,
ng isang commodity o ng isang bagay, pero kukonti ang supply, eh, talagang magiging mahal po yan. Pinaliwanag naman eh. Sabi niya ng DTI, katunayan, sabi niya, yung nilagay namin na allowable na pwede mong bilhin niya, suggested retail price, yung PPE, sabi ni Secretary Lopez to, ha, nung kasagsagan, ha, nung March, April, May, ang suggested retail price ng PPE ay 2,000 per piece. Alam niyo, pag PPE sinabi, ako, kompleto ho yun. Merong headgear, merong garments, overall, merong face mask, face shield, merong sapatos, merong gloves, kompleto. Ang suggested retail price, eh 2,000, eh nabili po natin ng 1.5 hanggang 1.7. O madalit sabi, walang overprice. Ngayon, kung binili mo yan ng June, July, August, paakyat, at ganyan pa rin ang presyo mo, nung marami na ang supply, yun ang may overprice. O ganun, no? Yun lang, ganun lang kasimpleng paliwanag doon. Talagang kinakalangkad lang nitong mga may hilig na gusto nila yung media nakatutok sa kanila para yung pangalan nila lumabas, maalala ng tao, kasi tatakbong uli eh. Tatakbong kung hindi presidente, vice-presidente, o kaya naman senadores, o ganyan. Yun ang nakikita ni presidente yan. Kaya pati si Senador Frankie Boy Drilon, yung ating fraternity brat, sabi ni Presidente, oy, Senator Drilon, ikaw, marami ka rin sinasabi sa gobyerno, ha? Puro pakontra, sinisiraan mo. Paliwanag mo kaya, sabi niya, pwede ba paliwanag mo yung relasyon mo kay Janet Lim Napoles? Eh, mahiling ka rin lang mag-discuss ng korupsyon at paggamit ng pera ng bayan. Eh, itong si Janet Lim Napoles, nakialam at humawak ng bilyong-bilyong pera. Sabi niya, kaya nga nakakulong ngayon yun. Maraming na-demanda kaugnay dito, mga senador at mga kongresista. Eh, si Napoles daw, sa ngayon sa mga na lumabas na sa balita, ay ang naging utak nitong controversial na pork barrel scam. At ito daw si Senator Drilon, nagkaroon ng encounter kina Napoles niya sa Heritage Park sa Taguig City. Kaya tinatanong yung Presidente, masyado naman perfect yung PNC niya. Paliwanag mo nga. Sabi mo, 10 beses mo lang na nakipagkita kay Napoles. Pero nakikita sa mga larawan na mukhang ikaw yung napakalapit mo. At totoo ba, tinatanong ni Presidente, na si Napoles ay nag-contribute siya ng 5 milyong piso para sa kampanya mo sa pagka-senador? Kahit daw meron pang isang kasamaan si Senador Drilon sa Senado na nagbigay kay Napoles to return the favor. So anong binigay mo in return, sabi ni Presidente? Tinatanong din ni Presidente, ano bang relasyon mo kay Mabilog at yung retired police general na si Marcelo Garmo? Pareho ito nasa narco list. Kasi pinuproklamo mo yung sarili mo, sabi ni Presidente, na ikaw ay anti-corruption sa. Sige nga. Paliwanagan mo ko. Enlighten me, Mr. Senator. Can you explain to the Filipinos your connection with former Mayor Jed Mabilog and General Garbo? Hindi ba konektado pareho yan sa illegal drug trade? Iyan ay mga tao ninyo sa panahon ninyo, sabi ni Presidente. Isa pa, sabi ni Presidente Duterte,
Pwede ba sabihin mo sa atin kung sino ang nagmamayari ng pinakamalaking mall sa Iloilo? At kung sino ang nagbroker sa benta ng old Iloilo City Airport sa Mega World? Nako, tanungin kaya natin si Andrew Tan. Kung sino nag nagbroker. Eh, wala pang sagot si Senador Drilon eh. Hindi ko pa nabasa. Kung meron man, hindi ko pa nabasa. Eh, pag meron tayong nabasa, di, we will share it with you in our next program. Balikan po natin kayo makalipas ang ilang paalala ng ating istasyon. Merong sinasabi rito tungkol sa drug war. Kasi nung Biyernes, may pinakita si Presidente rin na mga dalawang patay. Nagkaroon ng police operation, drug raid. Ako, dami na namang nasabat. Diyan, sa Bacoor, Cavite. Kaya sabi ni Presidente, kayo, eh talagang yan ang hinahanap nyo. Kaya sabi niya, I can only have contempt for these people. Nakakaawa yung mga pamilya nito, pero yan yung pinasok nila. Eh, teka, bukas na lang natin to talakayin mo kasi nabot na po tayo ng oras. Ito po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantala nagpapaalam at nagsasabing tayo po ay magsuot ng ating mga face mask. At saka ng face shield. At pag kayo po ay nakasuot na, lumabas kayo sa inyong tahanan. Aba, siguraduhin nyo na kayo po ay nakadistansya sa mga nasasalubong nyo nakakatabi ng 2 metro o 6 na pie. Maghugas din kayo ng inyong mga kamay with soap and water. At magpalakas po kayo ng inyong mga katawan. And syempre, pag kayo po ay nagising na sa umaga at nakasiguro kayong buhay na buhay, aba, magpasalamat po tayo sa dakilang lumikha na binigyan po tayo hindi lamang ng buhay, kung hindi dinudugtungan po ito sa araw-araw. At tayo inaakay pa sa tamang landas, maliban pa sa pagbibigay ng biyaya sa araw-araw sa atin. Magpasalamat din po tayo na binigyan tayo ng isang pangulong matapat sa kanyang sinumpaan. Panalangin po natin siya na patuloy na bigyan ng kalusugan upang walang ampat naman ang kanyang paglilingkod ng matapat sa ating mga kababayan. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all. Attorney Panelo, Senator Panelo, o Attorney, Secretary Panelo pa lang, my favorite candidate for Senator. Tatakbo ka ba? Sabihin mo na para malaman ng mga tao. Mukha at tatak mukha. Inong Pangulo, siguro lalakad na lang tayo pagkita Senado para hindi tayo madapa. Lakad na lang, huwag takbo. Alam mo, Sal, maraming tao na hindi nakakaintindi sa iyo. Pero pag nalaman nila gaano ka
stricto. Very strict sa disiplinado ka sa trabaho mo. At kung alam lang nila ang paano umaandar yung utak mo, bibilib ang Pilipino. Ako, bilib ako sa iyo. Bilib ako sa utak mo at I said I appreciate your itong ano mo, pagka-stricto mo sa trabaho. Everybody is almost on the tip-top pag yung binabasa na namin yung mga recommendations mo. You are the presidential advisor, legal advisor of the president. At marami kang naibigay ng mga opinion na nagamit ko. At sa awa ng Diyos, puro totoo. Sabi ko nga, hindi naman iniinumasa natin dito na magmuka tayong, or at least there is no, hindi magsuspecha ang Pilipino na kasabwat tayo sa lilangan ng mga taong Pilipino. It's your turn to talk. Mabuti siguro mag-Tagalog ka na lang. Mahusay ka, Bicolano ka eh. At saka Ilocano po ako, Presidente. Bicolano ka. Yung tatay ko ay La Union, ang nanay ko ay Bicolano. Whichever. Maraming salamat for the kind words, Sir President, and for your endorsement.